Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Good morning po mga kapatid. So dadako na naman po tayo sa ating morning devotion and I hope ay ready na po tayo na makinig ng instruction ni Lord sa buhay natin sa araw na to, sa bagong pag-asa na binigay niya po sa atin. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Lord, salamat po sa buhay at kalakasan na muli niyo pong pinahiram sa amin, Ama. Kaya Lord, sa aming pong gawain ito, nawa ay patuloy ka po naming makilala, patuloy po naming magawang magtiwala sa inyo at sumunod sa inyo. At nawa ang aming pong mensahe na maririnig sa umagang ito ay hindi lamang po namin marinig, kundi ito po ay aming magawa. Kaya Lord, palakasin niyo po kami at nawa ay patuloy na tulungan niyo kami sa anumang pagsubok namin kinakaharap sa mga buhay po namin ngayon. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, isang mapagpalang umaga po muli mga kapatid. At ang ating pong pag-uusapan ngayon is all about wait patiently. So, paghihintay sa ating all about paghihintay. So, ang ating pong text ay mababasa po sa Romans chapter 8 verse 24 to 25. Ito pong sinasabi, "For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has. But if we hope for what we do not yet have, we will wait patiently." So dito po sa ating pong pinag-uusapan sa binasa po nating text ay napakaganda pong paalala sa atin ni Lord. Ito po ay tumutukoy sa pangako ni Jesus Christ sa atin na kaligtasan. So dito po sa mundo, kung i-observe natin ng mabuti, ay punong-puno po ng paghihintay. So pag tayo ay naghihintay sa isang bagay, tayo po ay umaasa dun. So sabi nga po dito, kung babasahin po natin sa Tagalog, ay wala namang taong umaasa dun sa bagay na nakikita na. Di ba po? So tayo ay umaasa dun sa mga bagay na wala pa tayo, dun sa bagay na hindi pa natin nakakamit. So minsan siguro ay may tao na nag-promise sa atin ng isang bagay. So sa mga bata siguro ay ito ay talamak. So for example, pag ikaw ay may honor, may sabit, kahit anong honor, ikaw ay bibigyan ng cellphone, bibilan ng bike, bibilan ng kung ano mang makakapagpasaya dun sa batang iyon. So kung sino man ang pinangakuan ay talagang binibigyan ng reward. So sa ating buhay, dito sa mundo, yung reality ay kailangan na natin ng kaligtasan dahil hindi na natin kayang mabuhay or maligtas ng sa sarili nating pamamaraan. Kaya dito ay pinangakuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at yun ay sa pamamagitan ng kanyang buhay. So sa situation po natin, so yung paghihintay ay talamak na talamak. At kung mapapansin po natin, parang lalo pang kailangan natin magbaon ng pasensya saan man tayo magpunta. For example, pupunta tayo sa Mercury. So hindi pwedeng punuin yung establishment. Kaya maghihintay talaga tayo dahil meron tayong ino-observe sa ating safety prep protocols na social distancing. So, di ba po? So, ganun din, pag tayo ay papasok sa trabaho, sa mga nakakapagtrabaho na po, ay, di ba po, pag may mga checkpoint, so, humahaba yung traffic, so, naghihintay. Lalong humaba yung traffic, lalo tayong humaba yung paghihintay natin, di ba po? So, at ngayon, sa pinaka parang main event na hinihintay ng bawat isa, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo, ay yung vaccine para matapos na itong pandemic na ating nararanasan. Dahil marami nang nahihirapan dahil limitado gumalaw, iilan lang ang pwede magtrabaho, iilan lang ang pwedeng kumilos. So sa buhay po natin ngayon, sa punto po ng buhay natin ngayon, ay
ituturo po sa atin ni Lord kung paano ba dapat tayo maghintay. So, sabi po dito sa passage po natin kanina, base po dito, tumutukoy nga po ito sa kaligtasan na hinihintay pa natin hanggang sa ngayon. So, ngayon, kumapit na po tayo sa pinangako sa atin ni Lord at sa lahat po ng nanonood dito na tumanggap kay Lord at sa mga kung mga nagpaplano na tatanggap kay Lord, ay ito po ang isang bagay na gusto ko pong i-share sa bawat isa po sa atin. Wait hopefully. So tayo ay umaasa kay Kristo dahil alam natin na siya ang makakapagligtas sa atin. At ito ay mangyayari sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. So yun po ang ating alalahanin. So kung tinanggap na natin si Christ, huwag po muna tayong makampante. Tayo po ay mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at iwan na natin yung mga bagay na kung saan ay pinagsisisihan na natin. Yung mga bagay na hindi nakakalugod sa kanya, yung mga bagay na tinatawag nating kasalanan. Iwanan na po natin yan, mga kapatid. So dito po sa mundo, ang dami po nating inaasahan. Kaibigan, pamilya. So yan yung mga sinasabi nating tao na maaasahan natin. Pero dito po sa mundo, bago po tayo magtiwala sa mga taong ito, kung meron tayong dapat asahan, wala pong iba yon kundi si Lord, si Jesus. Sila po, siya po ang dapat nating unang pagkatiwalaan. Sa kanya dapat tayo unang magtiwala, umasa, dahil siya yung nagpangako sa atin ng buhay. Kaya sa ating pong pagtatapos, lagi po nating tatandaan na ang paghihintay na ginagawa natin dito ay yung pamumuhay na naaayon sa paningin ng Diyos. Kaya lagi po natin itong tatandaan, mga kapatid. Hindi po natin tinanggap si Kristo para maging member ng church. Tinanggap po natin siya para sa ikaliligtas ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Kaya tayo pong lahat ay umasa sa Kanya. Sa lahat po ng ating alalahanin ngayon, baga na puno man tayo ng mga issues ngayon na kumakalat sa social media at sa balita, ay lagi po nating iisipin na nandyan si Lord, na nandyan si Christ na siyang ating pag-asa. Kaya tayo pong lahat ay sumandal sa kanyang kalakasan at nawa sa oras po na ito, lahat po ay napaalalahanan at na-encourage na magpatuloy na sumunod sa ating Panginoon. Kaya ngayon po ay tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Ama, salamat po sa inyo pong pagpapalang ito at nawa ang inyo pong paalala sa amin ay maging gabay po namin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Gayun din po nawa, ito po ay aming maisagawa. Gayun din po, ito po ay aming ma-share sa aming kapwa. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa buong araw na ito at patuloy na palakasin sa aming buhay. Sa lahat po ng aming pangangailangan, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na tumugon. Muli, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa kabutihan niyo po at pagmamahal sa amin. Ito po ang aming samot na langin. Samot kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po muli, mga kapatid. God bless po.